Magandang araw muli mga kababayan. Dapat po ninyo ito malaman, lalo na sa mga hindi umuuwi sa Pilipinas, walang ipon at hindi pa nagbabayad ng OWA membership. Para di po kayo magsisi sa huli. Gaya nitong kabayan natin ngayon na isang OFW, 61 years old, senior citizen na 4 buwan nang naka-admit sa hospital dahil sa hindi na ito makalakad sa kadahilan ng mayroon na itong mapanganib na karamdaman. Bukod sa nakakamatay, pwede pang magdulot ng kapansanan kapag mapabayaan. Na ikinalungkot ni Kaagapay Kabong Concha dahil itong si kabayan ay walang ipon at di man lang nagbayad ng kanyang OWA membership sa tagal ng panahong nagtatrabaho sa Saudi, kaya't nanawagan at muling nagpaalala si Kaagapay Kabong Concha sa mga OFWs sa buong mundo na magbayad daw kayo ng OWA dahil di natin makikita ang maaaring mangyari sa atin habang tayo ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulad ng nangyari ngayon sa ating kababayan na abot langit ang kanyang pagsisisi. Hindi naman mahal ang magbayad ng OWA. Every 2 years is $25 lang. Alam niyo mga kababayan, responsibilidad naman sana ng mga employers na bayaran ang inyong OWA membership. Kaso lang kasi ang problema, hindi alam siguro ng mga employers na kailangan silang magbayad ng OWA membership ninyo. Kasi yung ibang agency, pinapasa na sa OFW ang responsibilidad na magbayad ng sarili nilang OWA membership. Dahil sa kagustuhan nitong makainganyo ng mga employers, kaya't pinagkusa na lang kayong mga OFWs na magbayad nito. Kaya't dapat alamin niyo mga kababayan ang inyong mga karapatan bilang isang OFW. Napaka-importante po talaga ng OWA mga kababayan, kaya dapat mag-renew po kayo o magpamembro kayo. Kaya sa lahat po ng lesson learned sa atin ito, huwag niyo pong baliwalain. Magbayad po kayo ng inyong membership ng OWA. Kapag kasi nagbayad tayo sa OWA mga kababayan, halimbawa nagkasakit tayo at na-hospital, tayo ay makakakuha ng medical assistance sa OWA worth of 50,000 pesos. At kung sakali naman tayo ay maglaho dahil sa sakit, may maiiwan tayong pera sa mahal natin sa buhay mula sa OWA. Halimbawa, namatay tayo dahil sa karamdaman, ang pamilya natin ay makakakuha ng 100,000 pesos. Kapag naman disgrasya ang dahilan ng pagkasawi natin, ang pamilya natin ay makakakuha ng 200,000 pesos, bukod pa dito ang 20,000 pesos burial. Gumawa kayo ng paraan na mayroon po kayong insurance para po paniguro na mayroon po kayong mahuhugot. Pagdating po katulad nito ngayon si tatay na uuwi po ng Pilipinas na wala silang hindi niya alam kung saan siya kukuha. Mga kababayan, kung hirap kayo mag-renew through GCash o walang time pumunta sa Pulo OWA para magpa-renew ng inyong OWA, maaari naman po kayong makisuyo sa mga kaanak mo sa Pilipinas. Ipadala mo lang sa Facebook Messenger ang kontrata, working visa, passport. Picturan nyo lang ang mga ito tapos gawa ka ng authorization letter. Picturan mo lang din tapos send mo sa Facebook Messenger na iyong utusan at kailangan lang magdala ng ID ang inyong pakikisuyuan ng bayan. Importante lang po na meron po kayong mga kopya ng inyong kontrata. Pero sinabi sa akin ni Administrator Ana Ignacio kahit ID lang pero kailangan po maglabas sila ng memo na authorizing OWA o kung saan po may OWA na dapat tanggalin ta tanggapin po nila ang magre-renew kahit walang kontrata as long as they are OFW or sila ay kasalukuyang nasa bansang kinaroroonan nila. Sir, nagsisi ka ba? Malaking pagsisi. Dapat, no, libre to rents dapat eh. Magsilbing aral po sa atin lahat ito. Kaya mga kababayan, umuwi naman kayo sa Pilipinas. Huwag nyo naman sagarin ang pagtatrabaho nyo sa ibang bansa. Bigyan nyo naman po ng pahinga ang inyong katawan kahit paminsan-minsan. Dahil ang katawan lang po natin ang ating puhunan sa lahat ng laban natin sa buhay. Kaya't magsilbing aral po sa inyo mga kababayan ang mga payo ni Kaagapay Kabong Concha. Magdira po kayo ng sahod ninyo. Huwag nyo po ibigay lahat sa pamilya. At ang pinaka-importante sa lahat mga kababayan ay dapat magbayad kayo o magpamembro kayo sa OWA. Ang 2 taon ay babayaran mo lang ng $25 tapos ikaw ay protektado na pati pamilya mo. May mangyari man sa atin o wala, at least handa tayo, di ba? Kaya hanggang dito na lamang po mga kababayan, mag-ingat po kayo palagi.